isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Gawain at pagpasok. Tatlo. Malaki ang naipagkatiwala ng Diyos sa mga tao at napatungkulan din ang kanilang pagpasok sa di mabilang na mga paraan. Ngunit dahil ang kakayahan ng mga tao ay lubhang mahina, marami sa mga salita ng Diyos ang nabigong mag-ugat. Sari-sari ang dahilan ng mahinang kalibreng ito. Tulad ng katiwalian sa kaisipan ng tao at moralidad, kakulangan ng tamang pagpapalaki, piyudal na mga pamahiin na lubhang nakahawak sa puso ng tao, ubod ng sama at bulok na mga uri ng pamumuhay na nagbunga ng maraming kasamaan sa pinakamalalim na sulok ng puso ng tao. Mababaw na pagtarok sa pangkulturang kaalaman, kung saan halos 98% ng mga tao ang kulang ng edukasyon sa pangkulturang kaalaman. At higit pa rito, iilan lamang ang nakatatanggap ng mas mataas na antas ng edukasyong pangkultura. Kung gayon, sa una pa lamang ay walang ideya ang mga tao kung ano ang kahulugan ng Diyos o ng Espiritu, kundi mayroon lamang isang malabo at hindi maliwanag na larawan ng Diyos na nakuha mula sa piyudal na mga pamahiin. Ang mga mapanirang impluwensya sa kalaliman ng puso ng tao na naiwan ng libo-libong taon ng matayog na diwa ng pagiging makabayan, at pati na rin ang piyudal na pag-iisip kung saan ang mga tao ay nakatali at nakakadena nang wala ni gatuldok na kalayaan, walang paninindigang maghangad o magtiyaga, walang pagnanais na umunlad, sa halip ay nananatiling walang pagkilos at paurong. Nakabaon sa kaisipan ng isang alipin, at kaya ang obhetibong mga salik na ito ay nagbahagi ng isang di mabuburang marumi at pangit na anyo sa pangkaisipang pananaw. Mga simulain, moralidad, at disposisyon ng sangkatauhan. Tila nakatira ang mga tao sa isang teroristang mundo ng kadiliman na walang sino man sa kanila ang naglalayong pangibabawan, at walang sino man sa kanila ang nag-iisip na sumulong sa isang mundong uliran. Sa halip, kontento na sila sa kanilang kalagayan sa buhay. Ang gugulin ang kanilang mga araw sa panganganak at pagpapalaki ng mga anak. Nagsusumikap, nagpapapawis, nagtatrabaho, nangangarap ng isang maginhawa at masayang pamilya, ng pagmamahal ng asawa, ng paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang, ng kagalakan sa kanilang katandaan, habang matiwasay na isinasabuhay ang kanilang mga buhay. Sa loob ng mga dekada, ng libo-libo, sampu-sampung libong taon hanggang sa ngayon, inaaksaya na ng mga tao ang kanilang mga oras sa ganitong paraan.
na walang sino man ang lumilikha ng isang perpektong buhay. Lahat ay naghahangad lamang na makipagpatayan sa madilim na mundong ito. Nakikipagkarera para sa katanyagan at kapalaran at sa pang-iintriga laban sa isa't isa. Sino ang kahit kailan ay naghanap sa kalooban ng Diyos? Mayroon bang sino man na kahit kailan ay pumansin sa gawain ng Diyos? Ang lahat ng bahagi ng pagkatao na sinakop ng impluwensya ng kadiliman ay matagal nang naging kalikasan ng tao mula noon. Kaya lubos na mahirap isakatuparan ang gawain ng Diyos. At mas lalo pang walang pagnanais ang mga tao na bigyang pansin ang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila ngayon. Kung anuman, sa tingin ko, hindi na bibigyang halaga ng mga tao ang pagbigkas ko ng mga salitang ito. Dahil ang sinasabi ko ay tungkol sa kasaysayan ng libo-libong taon. Ang pag-usapan ang kasaysayan ay nangangahulugan ng mga katunayan. At higit pa rito, mga iskandalo na alam na ng lahat. Kaya ano ang punto sa pagsasalita ng salungat sa katunayan? Pero naniniwala rin ako na ang mga taong may matinong pag-iisip, kapag nakita ang mga salitang ito, ay magigising at magsisikap para sa pag-unlad. Umaasa ang Diyos na ang mga tao ay makakapamuhay at makagagawa sa kapayapaan at kapanatagan habang kasabay na nagagawang mahalin ang Diyos. Kalooban ng Diyos na ang buong sangkatauhan ay maaaring makapasok sa kapahingahan. Higit pa rito, dakilang hangarin ng Diyos na mapuspos ng kaluwalhatian niya ang buong lupain. Nakakalungkot lamang na ang mga tao ay nananatiling nakalubog sa pagkalimot at di napupukaw. Sobrang nagawang tiwali ni Satanas na ngayon ay wala na silang wangis ng mga tao. Kaya ang kaisipan, moralidad, at edukasyon ng tao ay bumubuo ng isang mahalagang ugnayan, kasama ng pagsasanay sa kamulatan sa kultura na bumubuo ng ikalawang ugnayan, para mas mahusay na maitaas ang kakayahan sa kultura ng mga tao at mabago ang kanilang espiritual na pananaw. Ang totoo, hindi naman ganoon kataas ang hinihiling ng Diyos sa sangkatauhan. Pero dahil sa napakalaki ng agwat sa pagitan ng kakayahan ng mga tao at ng pamantayang kinakailangan ng Diyos, karamihan sa mga tao ay tumitingin lamang sa direksyon ng mga kinakailangan ng Diyos, pero walang kakayahang tuparin ang mga iyon. Ang mga likas na kaloob ng mga tao, kasama ang mga naisasangkap sa kanila matapos ipanganak, ay napakalayong maging sapat para matugunan ang mga kinakailangan ng Diyos. Pero ang basta kilalanin lamang ang puntong ito ay hindi isang siguradong solusyon. Ang malayong tubig ay hindi makakapawi ng agarang uhaw. Kahit na alam ng mga tao na sila ay mababa sa alabo, kung wala silang kapasyahan na mapasaya ang puso ng Diyos,
lalo na ang tahakin ang mas mahusay na daan para matugunan ang mga kinakailangan ng Diyos. Anong halaga mayroon ang ganyang uri ng kaalaman? Hindi ba tulad iyan ng pagsalok ng tubig sa pamamagitan ng salaan, isang walang saysay na pagsisikap? Ang pinakabuod ng aking sinasabi ay may kinalaman sa pagpasok. Iyan ang pangunahing paksa. Sa panahon ng pagpasok ng tao, ang buhay ay palaging nakakabagot, puno ng mga walang pagbabagong elemento ng espiritual na buhay, katulad ng kaunting pananalangin, pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, o pagbuo ng mga pagtitipon, kaya't palaging nadarama ng mga tao na ang paniniwala sa Diyos ay hindi nagdudulot ng malaking kasiyahan. Ang gayong mga espiritual na gawain ay laging isinasakatuparan batay sa orihinal na disposisyon ng sangkatauhan na natiwali na ni Satanas. Bagaman paminsan-minsan ay nakakatanggap ang mga tao ng kaliwanagan ng banal na espiritu, ang kanilang orihinal na pag-iisip, disposisyon, paraan ng pamumuhay at mga kaugalian ay nag-uugat pa rin sa kaloob-looban. Kaya't ang kanilang kalikasan ay nananatiling di nagbabago. Ang kinasusuklaman ng Diyos ng higit sa lahat ay ang mga mapamahiing gawain ng mga tao. Ngunit maraming tao pa rin ang hindi kayang bitawan ang mga iyon. Iniisip na ang mga mapamahiing gawain ito ay iniatas ng Diyos. At kahit ngayon, hindi pa lubusang nabibitawan ang mga iyon. Ang mga bagay na kagaya ng isinasaayos ng mga kabataan para sa kapistahan ng kasalan at dote para sa mga babaeng ikakasal, mga regalong pera, mga handaan, at katulad ng mga pamamaraan ng pagdiriwang ng masasayang okasyon, mga sinaunang pormula na namana, ang lahat ng walang kabuluhang mapamahiing gawain na isinasagawa sa ngalan ng mga patay at seremonya ng paglilibing sa kanila, higit pang kinamumuhian ng Diyos ang lahat ng ito. Kahit ang araw ng pagsamba ay kinamumuhian ng Diyos, at lalo pang higit na kinamumuhian at tinatanggihan ng Diyos ang kaugnayang panlipunan at makamundong pag-uugnayan sa pagitan ng lalaki at lalaki. Hindi iniatas ng Diyos kahit na ang pista ng Tagsibol at Araw ng Pasko na kilala ng lahat ng tao, lalo na ang mga laruan at dekorasyon tulad ng pares-pares, mga paputok, mga parol, banal na komunyon, mga regalo sa Pasko, at mga salo-salo sa Pasko. Hindi ba mga idolo sa isipan ng mga tao ang mga ito? Ang pagpipira-piraso ng tinapay sa araw ng Sabat, alak, at pinong lino ay lalong higit pang talagang mga idolo. Ang lahat ng iba't ibang tradisyonal na araw ng kapistahan na kilala sa China, tulad ng Dragon Heads Racing Day,
ang Dragon Boat Festival, Mid-Autumn Festival, ang Laba Festival, at Araw ng Bagong Taon, at ang mga pista sa mundo ng relihiyon, tulad ng Pasko ng Pagkabuhay, Araw ng Pagbibinyag, at Araw ng Pasko. Ang lahat ng di makatuwirang pistang ito ay isinaayos at ipinamana mula sa unang panahon hanggang sa kasalukuyan ng maraming tao. Ang mayamang imahinasyon at malikhaing pagkaintindi ng sangkatauhan ang nagsanhi sa mga ito na maipasa hanggang sa ngayon. Ang mga iyon ay tila walang kapintasan. Ngunit sa katunayan ay mga panlilinlang ni Satanas sa sangkatauhan. Habang mas higit na pinagtitipunan ng mga Satanas ang isang lokasyon, at mas lipas at paurong ang lugar na iyon, ay mas malala ang mga pyudal na kaugalian. Ang mga bagay na ito ay nagbibigkis sa mga tao ng mahigpit na hindi na sila makakilos. Tila nagpapakita ng lubhang pagiging orihinal ang marami sa mga pista sa mundo ng relihiyon at tila lumilikha ng isang tulay sa gawain ng Diyos. Ngunit ang mga iyon sa katunayan ay hindi nakikitang mga tali ni Satanas na gumagapo sa mga tao upang hindi makilala ang Diyos. Ang lahat ng iyon ay tusong panlalansi ni Satanas. Sa katunayan, kapag ang isang yugto ng gawain ng Diyos ay tapos na, nawasak na niya ang mga kasangkapan at estilo ng panahong iyon na walang naiwang anumang bakas. Gayunman, ang matatapat na mananampalataya ay patuloy na sinasamba ang nahihipong materyal na mga bagay. Samantala, isinasantabi nila sa kanilang mga isipan ang kung anong mayroon ang Diyos. Hindi na ito pinag-aaralan pa. Tila baga puno ng pag-ibig sa Diyos, ngunit ang totoo, siya ay matagal nang itinulak palabas ng bahay at inilagay si Satanas sa hapag upang sambahin ang mga larawan ni Jesus, ang krus, si Maria, ang bautismo ni Jesus, at ang huling hapunan. Ang lahat ng ito ay iginagalang ng mga tao bilang Panginoon ng Langit, habang paulit-ulit na sumisigaw ng Panginoon Ama sa Langit. Hindi ba ang lahat ng ito ay isang biro? Hanggang ngayon, kinapupuotan ng Diyos ang maraming katulad na mga pananalita at pagsasagawa na minana ng sangkatauhan. Seryosong hinahadlangan ng mga iyon ang daan tungo sa Diyos at higit pa rito, nagiging malalaking sagabal sa pagpasok ng sangkatauhan. Bukod pa sa lawak ng pagkatiwali ni Satanas sa sangkatauhan, ang mga kalooban ng mga tao ay lubusang napuno ng mga bagay na gaya ng batas ni Witness Lee, ng mga karanasan ni Lawrence, ng mga survey ni Watchman Nee, at ng gawain ni Pablo. Wala talagang paraan upang gumawa ang Diyos sa mga tao dahil sa loob nila ay may sobrang pagkamakasarili, mga batas, mga patakaran, mga alituntunin at mga sistema
at mga tulad nito. Ang mga bagay na ito, karagdagan sa hilig ng mga tao sa pyudal na mga pamahiin, ay bumihag at lumamon na sa sangkatauhan. Ang iniisip ng mga tao ay mistulang isang kapanapanabik na pelikula na nagsasalaysay ng isang fairy tale na makulay, na may hindi kapani-paniwalang mga nilalang na nakasakay sa mga ulap. Napakamalikhain kaya namamangha ang mga tao. Iniiwan silang tulala at hindi makapagsalita. Sa totoo lang, ang gawain na ginagawa ng Diyos ngayon ay pangunahin upang makitungo at pawiin ang mga mapamahiing katangian ng mga tao at ganap na baguhin ang kanilang pangkaisipang pananaw. Ang gawain ng Diyos ay hindi nagtagal hanggang sa ngayon. Dahil sa pamanang ipinasa ng sangkatauhan sa mga henerasyon. Ito'y gawain na personal niyang pinasisimulan at kinukumpleto. Hindi kinakailangan na humalili sa pamana ng isang partikular na dakilang espiritual na tao o manahin ang anumang gawain ng isang kumakatawang kalikasang ginawa ng Diyos sa ilang iba pang kapanahunan. Hindi kailangang pagkaabalahan ng mga tao ang alinman sa mga bagay na ito. Ang Diyos ngayon ay may ibang estilo ng pananalita at ng paggawa. Kaya bakit ginugulo ng mga tao ang kanilang mga sarili? Kung lalakad ang mga tao sa landas ngayon na nakapaloob sa kasalukuyang agos habang ipinagpapatuloy ang pamana ng kanilang mga ninuno, hindi sila makakarating sa kanilang hantungan. Nakakaramdam ang Diyos ng matinding pagkasuklam para sa ganitong partikular na klase ng pag-uugali ng tao, gaya ng pagkapuot niya sa mga taon, mga buwan, at mga araw ng mundo ng tao. Ang pinakamahusay na paraan upang baguhin ang disposisyon ng tao ay baligtarin yaong mga bahagi sa kaibuturan ng mga puso ng mga tao na pinakamatinding nalason na nagpapahintulot sa mga tao na magsimulang baguhin ang kanilang pag-iisip at moralidad. Una sa lahat, kailangang malinaw na makita ng mga tao na ang lahat ng seremonyang ito ng relihiyon, mga relihiyosong gawain, mga taon at mga buwan at mga pista ay kinasusuklaman ng Diyos. Dapat silang lumaya mula sa mga gapos na ito ng pyudal na pag-iisip at wasakin ang bawat bakas ng kanilang malalim na pagkahilig sa pamahiin. Ang lahat ng ito ay kasama sa pagpasok ng sangkatauhan. Dapat ninyong maunawaan kung bakit pinangungunahan ng Diyos ang sangkatauhan palabas sa sekular na mundo at muli kung bakit niya inaakay ang sangkatauhan palayo sa mga patakaran at mga alituntunin. Ito ang pintuan kung saan kayo papasok. At kahit walang kinalaman ang mga bagay na ito sa inyong espiritual na karanasan, ang mga ito ang pinakamatinding mga bagay na humaharang sa inyong pagpasok, humaharang sa inyong pagkilala sa Diyos. Bumubuo ang mga iyon ng isang lambat na humuhuli sa mga tao.
Maraming tao ang sobrang magbasa ng Biblia at kaya pang bigkasin ang maraming sipi sa Biblia mula sa memorya. Sa kanilang pagpasok ngayon, walang malay ang mga tao na ginagamit nila ang Biblia upang sukatin ang gawain ng Diyos na parang ang batayan ng yugtong ito sa gawain ng Diyos ay ang Biblia at ang pinagmulan nito ay ang Biblia. Kapag ang gawain ng Diyos ay alinsunod sa Biblia, matinding sinusuportahan ng tao ang gawain ng Diyos at tumitingin sa Kanya na may panibagong paggalang. Kapag ang gawain ng Diyos ay hindi tumutugma sa Biblia, masyadong nababahala ang mga tao na sila ay pinagpapawisan, naghahanap dito ng batayan ng gawain ng Diyos. Kung ang gawain ng Diyos ay hindi nabanggit sa Biblia, hindi papansinin ng mga tao ang Diyos. Maaaring masabi na, kaugnay sa gawain ng Diyos sa ngayon, ang karamihan sa mga tao ay maingat na tumatanggap dito. Namimili lamang ng sinusunod at nadaramang walang pakialam kung ito man ay malaman. At para sa mga bagay ng nakaraan, pinanghahawakan nila ang kalahati at tinatalikdan ang kalahati. Maaari ba itong matawag na pagpasok? Hinahawakan ang mga libro ng iba bilang mga kayamanan at itinuturing ang mga iyon bilang ginintuang susi sa pasukan ng kaharian. Ipinakikita lamang ng mga tao na wala silang interes sa kung ano ang kinakailangan ng Diyos ngayon sa kanila. Higit pa rito, maraming matatalinong eksperto ang humahawak sa mga salita ng Diyos sa kanilang kaliwang kamay at sa kanang kamay, hawak nila ang obra maestra ng iba na parang nais nilang mahanap ang batayan ng mga salita ng Diyos sa ngayon sa mga obra maestrang ito upang lubos na patunayan na ang mga salita ng Diyos ay tama at ipinaliliwanag pa nila sa iba ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasama ng mga iyon sa mga obra maestra na mistula silang nagtatrabaho. Sa katotohanan, maraming pang-agham na mga mananaliksik sa gitna ng sangkatauhan ang hindi kailanman tinitingnan ng mataas ang mga pinakabagong tagumpay pang-agham sa kasalukuyan. Mga pang-agham na tagumpay na walang nauna. Kaya ang lahat ng tao ay umaasa sa sarili. Nangangaral sa maraming lugar nang umaasa sa kanilang galing sa pagsasalita at ipinagmamarangya ang magandang pangalan ng Diyos. Samantala, nasa panganib ang kanilang sariling pagpasok at ang distansya nila mula sa mga kinakailangan ng Diyos ay tila kasing layo ng paglikha mula sa sandaling ito. Gaano kadaling gawin ang gawain ng Diyos? Tila nakapagpasya na ang mga tao na iwanan ang kalahati ng kanilang mga sarili sa kahapon at dalhin ang kalahati sa kasalukuyan. Ihatid ang kalahati kay Satanas at ihandog ang kalahati sa Diyos na parang ito ang paraan upang gumaan ang kanilang budhi at makaramdam ng kaginhawahan.
Lihim na mapanira ang panloob na mundo ng mga tao. Takot silang mawala, hindi lamang ang bukas, kundi pati na rin ang kahapon. Takot na parehong masaktan si Satanas at ang Diyos ng ngayon, na tila siya at datapwat hindi rin siya. Dahil nabigo ang mga tao, nalinangin ng wasto ang kanilang pag-iisip at moralidad. Sila ay kulang na kulang sa pagtalos at hindi nila basta-basta masasabi kung ang gawain ng kasalukuyan ay sa Diyos ba o hindi. Ito marahil ay dahil ang pyudal at mapamahiing pag-iisip ng mga tao ay masyadong malalim, kaya matagal na nilang inilagay ang pamahiin at katotohanan, ang Diyos at mga Diyos-Diyosan sa parehong kategorya. Wala silang malasakit na alamin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga bagay na ito, at tila hindi pa rin nila malaman ng malinaw ang kaibahan, kahit na pagkatapos nilang halukayin ang kanilang mga utak. Kaya napatigil na ang mga tao sa kanilang mga landas at hindi na sumusulong. Ang lahat ng problemang ito ay galing sa kakulangan ng mga tao sa tamang uri ng pag-aaral na pangkaisipan na nagdudulot ng matitinding paghihirap para sa kanilang pagpasok. Bilang resulta, hindi kailanman nakadarama ng anumang interes ang mga tao sa gawain ng tunay na Diyos. Ngunit patuloy na kumakapit sa gawain ng tao na parang sila ay natatakan na nito. Hindi ba ang mga ito ang pinakabagong mga paksa na dapat pasukin ng sangkatauhan?